Isang patay na butanding ang natagpuan malapit sa baybay ng Tanza, Cavite. Iimbestigahan kung namatay ito sa dynamite fishing, lalo pat namataan ang mga sugat ang mga butanding. Nakatutok si Bon Aquino. Malalim na ang gabi pero puno pa rin ang tao ang dalampasigan ng Barangay Amaya sa Tanza, Cavite. Ang pinagkakaguluhan, isang patay na butanding. Alas 11 raw ng umaga noong Martes nang mamataan ito sa dalampasigan na nangihina. Pero kahapon nakita na raw itong patay. Kanina, inabot ng 3 oras ang pagbuhat sa may 300 kilong patay na butanding para mailagay sa truck para dalhin sa paglilibingan. May haba ang butanding na 6.5 meters at lapad na 1.5 metro. Kaya tingin ng Bureau of Fish and Aquatic Resources o BFAR, nasa young hanggang middle age ito. Halos isang araw ring tiniis sa mga residenteng nakatirang malapit sa dagat ang masangsang na amoy nito. Amoy malansa, na mabahong, hindi maintindihan ng amoy. Ganun, yung nakakasuka. Napag-alaman ng BFAR, may sugat ang butanding sa ibabaw ng palikpik. Kaya hinala ng lokal na pamahalaan? Baka ho sa dynamite fishing ho. Yun ho ang maaaring isa sa naging dahilan. May sugat ho eh. Pero para matukoy ang tunay na ikinamatay ng butanding, magsasagawa ng necropsy ang BFAR. Inaasahang sa 1 linggo ilalabas ang resulta nito. Maaaring napinsala siya ng mga lambat or what na masugatan siya. Pero kukuha pa rin natin siya ng tissue sample para makita natin kung ano talaga yung sanay. Baka may sakit yung butanding kaya napadpad sa gilid. Dahil peligrong dala ng patay na butanding sa kalusugan ng mga residente, inilibing nila ito malayo sa bayan. Ito raw ang 2nd pagkakataon na may nakitang butanding malapit sa baybay ng Barangay Amaya, Tanza, Cavite. Kaya payo ng BFAR, kapag nakakitang muli ng butanding malapit sa dalampasigan, ipagbigay alam agad sa mga otoridad. Bon Aquino, nakatutok, 24 oras.